Guys, isasama ko kayo ngayon sa paghahanap ko ng aming uulaming gulay. Papunta na nga ako ng garden at nadaanan ko na naman itong sayote. May sumisilip pa nga siyang bunga, oh. Pati itong talbos ang lulusog din. Pero hindi ko muna kukunin at a-absent muna ako sa pag-uulam ng sayote. At hindi nga mawawala yung mga ganitong daanan. Ganito talaga sa amin. Narito na nga ako sa garden at nagdesisyon akong kumuha na lang ng cabbage shoots o ang kung tawagin namin ay saringit. Naisipan kong i-vlog ito dahil may iba namang namimili na hindi nila alam kung at hindi nila ma-imagine kung paano daw at kung saan galing ang cabbage shoots na ito. So ito na nga yung tinatawag nilang headless cabbage dahil dito pinutol yung ulo ng cabbage. Tapos ang sprout naman ito o yung saringit na tinatawag namin ay dito siya tumubo sa may gilid. Kaya yan po yung tumutubo siya ilang araw pa lang after ma-harvest ng cabbage. Ang tawag po ng iba dito ay born again na repolyo. Dahil dito ay na-realize ko na ang repolyo ay hindi natatapos sa pagiging buo. Inuulam din pala ito habang wasak. Anong hugot naman kaya yun? Para sa akin kasi, mas masarap ang lasa nito, nitong saringit na ito, kaysa dun sa mismong buong repolyo. Bakit kaya? Sa mga ibang nakatry mag-ulam nito, anong masasabi nyo? Ah, siguro dahil sa yung akala mong walang pakinabang at iniwan, ay siya pa pala ang kamahal-mahal. O siya, at napapahugot na tayo dito nang wala sa oras. Bye-bye! Maraming salamat sa panunood! Ihahabol ko nga din pala tong amsi.